Tony, pasado alas 9 kaninang umaga nang sabay na lumabas ng Pasay City Jail ang dalawang executives ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation na ipinaaresto at ipinakulong ng Senado 8 buwan na ang nakalilipas. Mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang nagbitbit ng release order ng dalawa na nilagdaan ni Senate President Vicente Soto III. Naging mabilis lang ang proseso ng pagpapalabas sa dalawa. Hindi rin sila nagpaunlak ng panayam pero bago sila makalaya ay binasa ng isa sa kanilang legal counsel ang kanilang pahayag. Likewise, they wish to thank all those who have kept the faith and for helping them weather the storm and the deluge of negativity stemming from their unjust incarceration. As we have said, the two only tried to do their civic duty by appearing before the Senate Blue Ribbon Committee to give testimony. Sadly, they were the ones silenced, punished, and used for a different agenda. Matatanda ang ipinaaresto si Ong ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 2021. Sumunod na buwan, ipinaaresto rin ng Senado sina Pharmaly Corporate Secretary at Treasurer Mohit Dargani at Company President at kapatid na si Twinkle. Nagtago ang magkapatid na Dargani pero nahuli rin noong Nobyembre 2021 sa Davao City habang tinatangkang pumuslit palabas ng Pilipinas. Paliwanag ng isa sa kanilang abogado na si Attorney Don Rico Kapunan, ang tangkang pag-alis ay hindi dahil sa nais nilang takasan ng investigasyon, kundi para sa medical na kadahilanan. Ang misgiving po ng kliyente namin doon is masyado pong nababoy yung karapatan nila sa Blue Ribbon. Ano po? Kaya po kami po ay very eager na patunayan ang innocence sa mga kliyente namin kung saan man po ito makakarating. Handa naman anya silang humarap sakaling muling buksan ang pagdinig sa 19th Congress. Ang mga dokumento na unang hiniling sa kanila, handa naman anyang ibigay ng kanyang mga kliyente basta't hindi pinupwersa o iniipit. Giit pa ni Kapunan, malinaw na ginamit lang ang issue ng Pharmaly sa pangangampanya. Senator Gordon lost. And we felt from the very start that he was using this for political purposes, in aid of re-election, not of legislation. So, you know, if you follow this campaign trail, all you can hear about is Pharmaly, Pharmaly. Ginamit niya talaga yan. Tony, kinukuhanan pa natin ng pahayag ang kampo ni Senator Richard Gordon hinggil sa statement na iyan ni Attorney Kapunan. Samantala, sina Dargani at Ong diretso muna sa kani-kanilang pamilya at magpapahinga muna raw sila at magpapatawag na lang ng press con kung may mga sasabihin pa. Yan ang Headline Pilipinas. Ito ang Radyo Patrol 47, Robert Mano, ABS-CBN News. Maraming salamat, Robert.